Magandang araw mga kaibigan, Luzon, Visayas at Mindanao. Welcome po kayo sa ating buong bulwagan. Yan, lalo-lalo na po sa ating mga OFW, kumusta po kayo? Sa araw na ito mga kaibigan, ang ating pong pag-uusapan ay patungkol po kay Senator Robin Padilla. Una, gusto lang natin ipahiwatig sa lahat. Hindi po natin nais na iba siya, kundinahin or tingnan ang kanyang kahinaan. Kundi ang ating pong pag-uusapan ngayon is kung paano natin ibabalansi ang kanyang sitwasyon. Boy na mga kaibigan, bago po tayo magpatuloy, gusto ko lang iparinig sa inyo ang isang pahayag ni Senator Robin Padilla. Ito po ay patungkol sa kanyang sitwasyon na di umano ay nahihirapan siya sa plenaryo, lalo-lalo na pagdating sa English. Pakinggan po natin ang pahayag nito. Lang, nahihirapan lang ako pag nag-i-Englishan na medyo... Pwede dahan-dahan lang, gano'n, parang gano'n lang. So, ayan po mga kaibigan yung sinabi niya. Nahihirapan siya, pwedeng dahan-dahan lang. Una, normal ho yun kasi bago pa lang siya. Pangalawa, believe naman ako kay Senator Robin Padilla sa acceptance ng ganyang kahinaan, ng ganyang weakness, no, pagdating sa English. So, isa yan sa magandang pagkakataon na tinanggap niya yung kanyang kahinaan. Pero, hindi nangangahulugan, mga kaibigan, na yung plenaryo, yung Senado, ay siya yung mag-adjust, no, para sa kanya. Kaya pumasok sa isip ko na marahil kaya niya isinusulong yung Pilipino dapat, ang mga dapat pag-usapan, no, ang gamiting lingwahe sa Senado. Pilipino dapat. So, marahil... ito ay makakapagbigay ng pribilehiyo sa kanya. Okay, tuloy pa natin. Kaya mahalaga yung journal eh. May journal, kaya binabasa ko yung journal eh. Kasi nandun lahat eh. Okay, so ayon sa kanya, mahalaga pa rin, nakakatulong sa kanya yung journal. Kasi nandun lahat. Pero alam niyo mga kaibigan, yung journal, ang journal kasi ano lang yun eh, nandoon lang kung ano yung mga dapat pag-usapan, kung ano yung mga agenda, ano? Pero kung aaralin mo yun at palalalimin, ganun din eh. Dadaan ka talaga para masigit na maunawaan, dadaan talaga sa plenaryo sa pamamagitan ng debate, lalo na kung may isa sa batas o mayroon panukalang ibibigay. At itong mga senador na ito, siyempre yung mga kaibigan, sanay sila sa English kasi mas madali nilang mabigkas at maipalabas ang gusto nila. Ito yung punto na gusto natin liwanagin. Una mga kaibigan, medyo kakaiba ang isang Robin Padilla dahil number one siya eh, top notcher siya eh. Siya yung number one senador. 26 million na mga tao ang bumoto sa kanya. Hindi ho ba? Tingnan ho natin si Senator Lito Lapid. Meron bang nasasabi ang tao patungkol sa kanya? Simple lang siya. Si Senator Lito Lapid, tahimik lang siya. Pero magaganda din yung batas na kanyang isinusulong. Siguro, dito kay Senator Robin Padilla, mas kailangan niya talaga na pag-aralin o aralin mabuti ang takbo ng Senado at plenaryo. Kasi para sa akin, sorry ha sa mga pare-parehas tayo bumoto sa kanya. Hindi ho naniniwala ko na hindi ho mag-a-adjust ang plenaryo para sa kanya. Kundi dapat siya yung magpursige, hanapin, punuan yung kanyang mga kakulangan. Although matapang siya sa kanyang acceptance na ang kanyang kahinaan ay patungkol sa English. Mahalaga yun. Mas nasabi mo kanina nahirapan ko sa pag nag-i-English. Anong ginagawa mo para makapag-up? Nakatunga nga mama ko. Okay, kita nyo ho. Yun, sabi niya nakatunga nga na lang siya. At mga patango-tango na lang sabi niya. Well, alam niyo ho mga kaibigan, ito yung dapat na pag-isipan ni Senator Robin Padilla. Higit lalo na ang kanyang hinahawakan ngayon is the Committee on Amendments. Maraming mga tao ang humanga sa kanya. Bumilib dahil sa pananalita at kung paano niya ibinigay ang ideya ng federalismo ng ating bansa. At tayo po ay uhaw sa pagbabago ng sistema ng ating bansa. And that is the reason why na maraming mga tao ang bumuto sa kanya, ano, at nakuha niya yung mga middle class na mga tao dahil magaling siyang magpaliwanag dito sa federalismo. Now, nung tiningnan natin, kung inyong matatandaan mga kaibigan, mayroon siyang
isang resolution na ipinaamot, no, isang panukala patungkol po ito sa Iglesia ni Cristo. Hindi huma nagsalita siya ng Pilipino at doon humanga ako. Napakaganda po ng kanyang pagsasagawa noon. Napakalalim po ng kanyang salitang Pilipino. Pero katulad nga ho ng ating pinag-uusapan, paano ho kung ang usapin ay English na? So, dito papasok na mahihirapan siya. Ibig sabihin, kung titingnan natin at i-rate natin ang isang Robin Padilla, mayroon naman siyang kagalingan, mayroon siyang kalakasan. Ito yung paano siya magsalita, magaling siyang magsalita, nahihirapan lang siya sa salitang English. So dito mga kaibigan, mapapatunayan natin kung gaano kadami ang ideya na gusto mong ipaabot pero kulang ka sa pagsasalita, kung paano mo siya ipapaliwanag dahil English ang labanan, ito po yung nakakatakot dito. Kasi gaano ka man kagaling, number one nga ho siya. Hindi ho natin vinavas siya dito ha. Tinitingnan lamang po natin yung katotohan, number one nga ho siya. Pero gaano man ka, lalo na yung pistutulak niya yung federalismo, so gaano man kaganda ang kanyang idea kung magiging sagabal sa kanya yung debate doon sa plenaryo ay mahirap na yan. Pero may mga posibleng gawin yan. Ito ho naman mga kaibigan ay suggestion, no. Pwede po ninyong i-comment below kung ano din po yung mga suggestion ninyo. Una, kailangan niyang magpursiging mag-aral. So siguro kumuha siya ng magaling na advisor o abogado para at least makatulong talaga sa kanya yung lagi niyang magkakasama, para at least pagdating sa plenaryo kung may mga pinag-uusapan, maririnig nung kanyang pinaka-staff, yung kanyang pinaka-dikit na staff, ano, kung abogado man yan o may kagalingan, may kabatera, may kaalaman sa pag-i-English, at least after the session may papaliwanag sa kanya na maayos at mapupunan yung kanyang kakulangan. Isa ho yun sa pinakamagandang pwede niyang gawin. Kasi una, nasa sentro talaga siya. Babantayan siya ngayon dahil siya po ay nangunguna. 26 million po ng mga Pilipino ang bumoto sa kanya, no? Sabi nga ng iilan, may mga dito sa ano na ito, dito sa kanyang sinabi, sabi nga ng iilan, hindi pwedeng maging excuse yung kanyang kahinaan para hindi niya mapunan yung serbisyong kailangan na iparating niya sa sambayan ng Pilipino at doon sa 26 million na mga taong bumoto sa kanya. Okay, ganun lang ako. Okay, bukas mababasa ko sa journal to. So talagang umaasa siya doon sa journal, no? Magandang ideya 'yan. At least nire-review niya lahat. Pero kumbaga sa is delayed telecast ang mangyayari. Kaya ho, mas mainam kung mayroon siyang staff, admin staff na magaling sa English at makakasama niya lagi, na siyang magsusupply sa kanya, siyang magpapaliwanag sa kanya patungkol po sa mangyayaring debate. Hindi naman lahat hindi ko naiintindihan. Pag gumamit lang sila ng mga English na pang-dictionary, marami talaga eh. Minsan biglang, lalo na pag nagtatalo na. Yun lang pinaka-ano dun mga kaibigan, no? Yung debate. Kasi alam nyo, tulad yan ang sinasabi natin kanina, itong mga senador na itong mga kaibigan ay talagang mas ma-express nila ang kanilang sarili kung ang debate ay dadaan nila sa English. Kasi ilang taon ba naman pabalik-balik na lang sila sa Senado, di ba? So, therefore dito, hindi pwede. Para sa akin, opinion ko ha, hindi pwedeng mag-adjust ang mga miyembro ng Senado para sa isang Robin Padilla. Or else mga kaibigan, pwede rin niyang gawin kung mayroon siyang panukala na isusumiti is bago mag-start yung session, kausapin niya yung kanyang mga kaibigan, yung kanyang mga kasanggang dikit na mga senador. At least, kung sakaling magkaroon ng pinakamaigting na debate, ay pwedeng tumayo at i-rescue siya sa pagkakataong yun upang madagdagan at masupply yung pagpapaliwanag na kailangan niya. Pero kung ikaw yung sponsor dyan, talagang wala kang choice kundi idepensa. Idepensa yan na sponsorship mo, kung ano man yan, na panukala na yan, ikaw mismo ang didepensa. So,
dito, kailangan mong supplyan ang sarili mo kasi hindi mawawala yung mga termino. Mayroon po mga malalalim na English na hindi ho pwedeng isalin sa Tagalog. Ano po? Yun po yung rason kung bakit kailangan English ang usapin doon sa plenaryo. Maybe right after na mayroon siyang English yung ano na lang yung minutes na lang, no, kung ang minutes ay masipag at pagbigyan siya, so may minutes na English, may minutes na Tagalog para sa kanya. Maring ganun siguro yung ano natin, mga kaibigan. Well, para po sa inyo mga kapatid, comment down below kung ano po ang inyong opinion patungkol po dito, no? Kasi na ano lang natin to, na nabuksan lang natin to, no? Pero tapusin natin tong kanyang mga pahayag. Nung nagtalo si yun, medyo nagtatagalog si Senator Pia. Si Senator Pia daw, medyo si nagtatagalog Senator pa. Si Senator Ligarda, tsaka si Senator Tolentino, tsaka si Senator Coco. Yun, nagkalabasan na ng mga Webster doon. Medyo tenga kong dumugo. Kita nyo yun, mga kaibigan. So, dito, at least matapang niyang inamin, inaccept, acceptance doon sa kanyang kahinaan. Pero tulad nga ng sinasabi natin, kung kayo po ay may ipapayo para sa isang Senator Robin Padilla, ano po yung gusto nyong ipayo sa kanya para maibigay niya yung serbisyong kinakailangan ng mga taong bumuto at nagtiwala sa kanya? So ano po yung kailangan ninyo ipayo? Comment down below, mga kaibigan, para at least makarating ito sa kanya at mabasa. Again, sa una po, mga kaibigan, ha, hindi po natin na ginawa po natin ang baglag nito, hindi po natin na nais na i-vash ang kanyang kahinaan, kundi gusto lang natin bigyan at timbangin ang kanyang mga sinabi. Ano? Una sa lahat, para sa akin, in my own opinion, hindi maaaring maging excuse ang kanyang kahinaan para hindi niya maibigay yung serbisyo. Pagdating po sa kanyang desire na magbigay ng serbisyo, andyan na po yan. Hindi po natin makikwestiyon yan. Yung kanyang pong pagtulong, nandyan na po lang yan. Pero anumang ganda ng kanyang idea na nasa isip niya ay maaaring hindi niya ma-deliver ng maayos kung mamumroblema siya doon sa usapin ng debate sa plenaryo, sapagkat ang usapin ay English. So ako po muli si Taong Gala, mga kaibigan. Miga-miga love shoutout po sa ating mga kaibigan dyan, sa ating buong Team Pima, Team Bornibol, at saka Team Ayuda Revive. Ayan, miga-miga love shoutout po. At sa ating mga bagong kaibigan, yung pong ating mga kasangga dyan na yumaka po sa ating tahanan. Thank you so much po. At yung mga kaibigan natin at nakilala natin, syempre, ng mga vlogger ng Bukana. Ayan, doon po sa pangungunan ni Sir Jaffer Sniper. Thank you so much po sa inyong lahat. Sana po, mga kaibigan, pagtulong-tulungan po natin. Ilagay lang po natin sa opinion kung ano po ang inyong mga nais na ipaabot patungkol po kay Senator Robin Padilla. Magandang araw po, mga kaibigan, at mabuhay po tayo. The 18th Congress. Ferdinand Romualdez Marcos Jr., the duly elected President of the Republic of the Philippines. Yeah.